Ako po si Dax Alejandro. Ang role ko po ay ang isang character na kasama sa talahib na nangipagabulan. Tama ba yung script ko? Pinahabol po namin siya. Alam mo. Yes, ako naman po. Hi guys, ako po si Jillian Vicencio. At ang pangalan po ng character ko dito ay Joyce. So, may mga barkada po kami. Magbabarkada po kami. Siyempre, kasama ko ba doon? Barkada tropa eh. Ano, may mga kabarkada din po ako na stage ko, ganyan. Tapos, parang may mga napapansin po kami na bakit may nangyayari mga ganyan na yun nga, may mga mystery na may namamatay. Tapos, so may feeling kami na kailangan namin imbestigan yun. Mga paano kasi kami. Ayun, so si Joyce, siya yung medyo alpha, yeah. Siya yung alpha ng group. Siya yung leader. So, ayun. Sana ganun din ako sa totoong buhay. Kay Direk naman, what makes you decide to do this kind of genre? Kasi, di ba, we've known you naman, mga series yung mga ginagawa mo before, di ba? Wait, pero apparently, ito ay ikalawa ko ng full-on unapologetic horror. The first one is ang tulay ng San Sebastian, that's under Cine Filipino. May zombie ako doon, may Chana, may White Lady, lahat na halo-halo. Pero ang hirap ng VFX. So, kaya gusto kong gumawa ng isa din na follow-up noon na full-on horror ulit. Kaya napunta sa slasher genre. Pero mas ani mas madaming VFX ito o yung ampo day ng San Sebastian? Yun talaga. Oh, yun talaga kasi ang daming underworld creatures. Ito isang killer. Parang ano lang, medyo natural yung ginamit yun. Hindi kayo masyadong nag-FX. Yes. May mga effects din. Pero ayun naming... Okay. Kasi spoiler na rin. Pero Derek, ano lang, sa isang location lang ba kayo nag-shooting or meron pa? Saan may tatlo, no? Yeah. May tatlo. Pero parati kasing, ano, parati kasing talahiban. Pero hindi lang siya isang talahiban. Dalawa. Tapos isa pang sementeryo, tapos may subdivision, maraming house. Dalawang house, dalawang cemetery. Yeah. Kasi nung nag-set visit kami sa cemetery yun, di ba? Ano reaction yun na? Medyo creepy nga kasi may madilim na part, lalo na nung pauwi na kami. Daan. Kayo ba wala ba kayong parang na parang horror experience of camp? Horror stories? Meron ba? Ulang. Well, kasi yung, di ba yung ano natin, oras namin mag-taping, mag-shoot, madaling araw, at hanggang gabi, ganyan. Pero wala naman kaming naramdaman kahit sementeryo siya. Nung una parang, sa sementeryo tayo, mag-shoot ko, ganyan. Pero wala naman. Masanay na. Oo, tsaka kami na yung nagtatakutan din talaga. Pero masaya rin kasi yung kwentuhan eh. Kaya hindi na rin siguro namin napapansin. Mas nagkatakutan pa doon sa ano eh, kung saan kami, doon sa hotel. Kasi yung hotel kasi ay medyo matandang hotel na rin. At yung mga kwento na may nagbumulto, doon pa yung nagkatakutan ng mga tao. Tama, doon kayo nag-shoot? Hindi naman, di kami, talagang doon lang kami naka-lock-in. Pero Derek, I'm curious, ano ba yung parang, bakit about doon sa talahib yung story na ginawa? Yun, ulitin ko na lang ulit kasi natanong din ng mga naano sa'yo. Kasi, isa din kasi itong exploration ng cultural psyche nating mga Pinoy na kapag sinabing abandonadong subdivision, talahib, parati nating may co-connect yung mga ganong mga images sa patayan, sa mga krimen. Kaya mas gusto kong i-explore yung ganoong phobia, ganong fear nating mga Pinoy. So, ikaw, Jillian, I know, hindi ito yung first na horror mo kasi nakagawa ka na before, di ba? Yes. Hell Come. Bale, eerie, Hell Come. Ayun, oo nga pala. Sukay ka na pala ng ano, horror. Pero kasi yung una, horror princess. Ako yung multo. Yung pangalawa, ako din yung multo. Ngayon, tao ako. Na multo? Tao na? Tao ako. Tao na? Tao lang. Na multo? Tao ako.
Nalaging multo. Nalaging multo. Hindi ko. Ang part ng movie. Ito naman eh. Ito yung spoiler. Pero kamusta? How was it na yung paano yung naging journey mo dito mo naman? Very fun siya. As in, sobrang happy ako na naka-work ko sila direct, sila Miss Jane, and everyone from the cast. Kasi, ang dami ko natutunan from everyone. As in, ang dami talaga. Tapos, yung mga iba kasi namin ginawa, first time ko rin siya ginawa, kahit ilang horror na yung ginawa ko. So, nakaka-excite lang din makita siya sa screen mismo. Ayun. Tapos yun, hindi naman ako medyo siguro, hindi naman medyo, talaga ba Jillian? Hindi naman masyadong ano siya, heavy sa akin kasi nagtulong-tulong naman yun lahat. Very collaborative na, ayun. Pero tapos binigyan din ako ni Director Freedom to do what I want sa character, ganyan. He's guiding me din talaga sa kung ano yung gusto niya mangyari din, ayun. Malinaw lahat, kaya ang dali at ang gaan ng shooting na. Saka mas dramatic yung role niya dito. More than full on scream your lungs out role. Mas dramatic yung role niya dito. Oh, kasi sabi ko nga ilalaban, pwedeng ilaban talaga sa for a best actress yung kanya. Kung scream festival pero, eh. Pero horror, no? Kaya ang ganda. Sana ma-enjoy nyo talaga. Actually, no? Horror genre. Oo. Kanina pinakita na yung trailer eh. Kinain ka ng talahi. Hindi pa nakita yung trailer. Hindi pa nyo nakita. Hindi pa nauna pa kayo. Nauna pa kayo. Ikaw na, Mars, magtanong. So, yung sinuot mo to in between Pajak Princess or sining nauna? Bale, eto po. Yung talahi po yung nauna. Bale, last year pa po namin siya. Chino. Ah, what month do you have? February 2023. More than a year na. Inuna kasi namin po na ano na ilabas na muna ng bansa at ihanap ng market sa labas ng bansa bago namin dinila dito sa Pilipinas. Kaya grateful din kami sa Cinema Maynila na tinanggap kami. So bakit po nyo nilabas muna yung film before Philippine premiere? Kasi may ano kasi, usapin kasi ito ng mga negosasyon, pag-limit ng market, kung saan ang mas maunang, mas malaki ang market na pwede makuha ng pelikula. Na, kaya diba, effort yan talaga ng FDCP at saka ng iba-ibang mga film institution sa Pilipinas na i-expand din yung market ng Filipino film outside of the country. So, nag-participate kami doon sa effort na yon ng FDCP, etc., etc., na ilabas din muna. But in fairness, there, kasi there's also a big demand ng horror films abroad. At pag sabi Asian film, magaling. Horror. Lakas na mo, diba? Asia, and then Europe, and then the States. Talagang they have their own festival, Scream Fest. Yes. Yes. Sa New York, something din sila. Midnight something. Direk sa international film fest na naipalabas. Well, pwede naman ikaw na sumagot. Commercial distribution siya, hindi siya festival distribution. So they we are partnering with US based ano distribution company EST&8. So sila yung nag-pick up sa amin from dun sa Film Mart sa Hong Kong. Sila yung magdi-distribute. So, hindi distribute pa lang or naipal? Ongoing distribution. Ah. Pero hindi pa, na kami ng contract. Ah, hindi pa napapalabas. Hindi. They're waiting actually for... Oo, hinihintay actually na gusto rin nila na dito rin muna tumunog. Pero in-efforta na nila ng ibenta sa ibang bansa. Kasi di ba may by regions yan? By regions. Meron na pwede. Pwede yata, may bumili may, naman na. May interested na ongoing na with Southeast Asian country naman. So, oh my God, congrats! Siyempre, hindi pa nila alam. Kung hindi nyo tinanong, hindi pa nila alam. Siguro alam ka rin. Kaya nga, mas maganda pa rin talaga kunahin naman sa labas to explore possibilities outside. Kasi, ang in the end naman, yung foreign distributor would say na yes, now that you got us, we also want you to do well in your home country, and that's what they're expecting from us now. Kaya pumasok kami sa Cinema Maynila. Ako last na lang kay Jiria, kasi di ba marami kayo dito sa cast. Sino pa yung ibang mga padami? Oo, sabihin mo. Bale. Si Christoph Garcia, si
Kuya Joe M. Bascon, si Kuya Jess Mendoza, si Ate Keta Leandrino, si Timothy Castillo, si Kuya Dax, Iyo, si Miss Mercedes Cabral, si Miss Sue Prado, si Angeli, Sanoy, Yam. Diba, mga bigatin yung mga cast. So, Kabugan. Kamusta naman sa set? Kasi syempre, madami kayo. Kamusta yung ano? Sobrang solid. As in, ilang days na kami magkakasama, pero after nung shoot namin, gumawa ng group chat, nag-aaya na, karaoke tayo. Sumalabas pa sila. May Sepang's feel talaga siya. Sorry, hindi ka namin na sabi. Ito. Okay lang. Sorry, guys. Generation gap talaga. Totoo. Tawag talaga nila na kinanila kina Joy may tito. Tito. The titos of the set. The titos of Antipolo. Yeah. Oh my gosh. Very exciting. Ito lang ba yung ano? Ito lang ba yung horror na entry? Parang ito lang yung horror. Parang kayo lang yung ano yun. Mas sabi nga. Puro drama talaga sila lahat. Oh. Oh nga no. Pag inner festival talagang hindi na iwasan na magkaroon talaga ng horror. Paano kayo yung spice eh? Spice! That's perfectly fine with us. Oo. Kaya nga. Ay, kwento nyo yung sasabi na yung talahib na masakit? Oo. Yung nagkakasugat-sugat na kayo. Kasi puro talahib. Habulan. So may gulong-gulong. Time na may ano, scratches, ganyan. Pero hindi naman po masakit. Di ba naiiwan yung balahibo na? Parang kasi may, pag sa damit, may na-encounter akong talahib na sumasama sa damit. So, ang hirap-hirap niyang pitasin one by one. Tapos pag inanom mo ng alcohol. Yeah! Ayaw, masakit. Kasi marami kasing talahib. Bunga yun eh. Bunga or flower ng certain type. Kung dumaan ka dun, sumasama talaga yung may thorn. Sino kasi yung nag-swimming talaga sa talayim na loka ako? Team,